Dito ako, nakatayo sa kanto ng kundiman at Espanya. Nag-aabang na masasakyan. Nag-iisip ng dahilan kung bakit laging ganito. Walang pagkakataon na nag-iisang naghihintay sa tabi ng daan. Ngunit anong gagawin sa mga kasama na hindi ko naman lubusang kakilala? Kung mababasa ko lamang sana sa kanilang mga mata, kung sa galaw ng kamay sa kanilang pagparang pag-unawa sa kahulugan ng pakikibaka, mas may nabuo na sana akong pasya. Sa paglalakad, lalo na kapag dadaan ka sa kanto at malapit pa sa simbahan, pinagmamasdan mo ang kanya-kanyang takbo ng buhay ng bawat tao. Mapatrabaho man o eskwela, mapatambay man at mapabili rin sa suking tindahan. Putri, pisama na rin. Ordinaryong araw kung sasabihin. Pero teka, bakit nga ba hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko? Nakasagi tuloy ako. Kaya bukas, dapat alam ko na kung saan dapat ako nakatingin habang naglalakad. At heto na naman, bayan niyan sa ilalim ng tirik na araw. Matatrapik na ako sa LRT. Maligarda pa man rin ruta ko, kaya pahirapan talaga. At dahil sa pagmamadali ko, nakatabig na naman ako at... Ay, sorry. Oh, teka, di ba ikaw din yung natabi ko nung isang araw? Pagpukuye eh. Sige, para makabawi ako, bibili na lang ako. Siyensya ka na, nagmamadali din ako ha. Malilita sa may LRT eh. At lumipas ang isang araw. Dadaan na naman ako sa kung saan paulit-ulit ang mga pangyayari. Pero sa ngayon, iba na. Yun yung mga araw na una kong beses tinanong nang okay ka lang? Bakit sa mga mata mo yung mga luhang hindi naging madali sa akin na hindi kita tulungan mula sa pagkabagsak mo? Kaya nilapot ko yung kamay ko kasabay ng pagpatak ng mga luha mo at agad kitang tinayo. Agad kitang dinala sa kung saan mas nakilala kita. Uy, pasensya nga pala ulit. Nabangga na naman kita. Okay lang yun, kuya. Teka, bakit nga pala tulala kanina tapos umiiyak? Wala po yun. Tsaka bakit may pasaka? Wala po to, kuya. Anong wala? Yan, laki-laki niyan. Wala po to, kuya. Sige na, sabihin mo na kung bakit. Sinanay po kasi eh. Itay! Ay, nay, nandito na po pala. Itawan mo nga ako? Ibagkain na ba tayo? Nanay, di na po kasi tayo pinautang ni Aling Berta. Ang dami na daw po kasi nating utang eh. Ba't di ka gumawa ng paraan? Di ka na talaga nagtanda? Susunod, naulitin mo pa yan. Mas malala pa dyan ang matitikman mo sa akin, ha? Hindi ko po alam, kuya. Tapos nagtatrabaho ka pa, paano yung pag-aaral mo? Hindi po ako nag-aaral kasi sabi naman po ni nanay at tatay, di naman daw po mahalaga yung pagpunta sa eskwela. Kasi wala naman daw po makukuhang pera doon. E di ibig sabihin, hindi ka marunong magbasa at magsulat? Hindi po. Kung mag-alala, bukas tuturuan na lang kita. Pero kailangan po magbenta bukas eh. E di yung matitira mo, na lang yung bibili. Talaga, kuya? Oo naman. Ano nga pala ulit pangalan mo? Isay po. O sige, tawagin mo na lang ako Kuya Edgar. Okay po, Kuya Edgar. At narito na tayo sa yugto ng pagkatuto mo. Ito yung mga araw na paulit-ulit kitang tinuturuan dahil makulit at namimilit ka, pero madali ka naman turuan. Ba? Ano to, kuya? Wa? Wa? Ta? Ta? Wad? Wad? Watawad? Watata, ay. Wa? Tawad? Watawad? Well? Well? Ga? Ga? Well, ga? Well, gang galing naman! Mabilis ka naman pa ng turuan eh. Galing mo kasi kuya magturo eh. Sa ngayon, may tuturo mo. Minsan ko na rin pinalakas ang loob mo gamit ang salita ng Diyos.
Chapter 19, verse 26. With man, it is impossible, but with God, all things are possible. Ano ibig sabihin ng kuya? Sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Kaya ikaw, pag mangarap ka, kailangan maniwala ka sa Diyos. Ito rin yung mga araw na abot kita yung saya naming dalawa. At kung isipin nyo, na ba'y pag-ibig ng pumapagitan sa aming dalawa? Oo, meron. Pero bilang magkapatid, ano ba kayo? Pansinin nyo naman yung pagitan ng edad naming dalawa. Sadyang pinangarap ko lang sa buong buhay ko na magkaroon ng kapatid na katulad niya. Madalas rin tayo maglaro ng hula-hulaan. Lagi mo akong pinapapili kung nasan sa mga kamay mo ang isang barya sabay sabing. Hulaan mo. Ito? Andito. Tapos na. At kapag pagod na ang talakayan at paglalaro, ay didiretso na sa paborito mong kainan na merong gaya ng mga pagkaing fishball, tokneneng, at samahan pa ng malamig na pantulak, ang palamig. Bakat na bakat sa mukha mo noong mga araw na yun. Gutom at buhaw sa ilalim ng paghihirap na dinaranas mo. Nakakaawa ka talaga. Ako? Ganito lang ako. Kaya ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Hindi mo pwede kuya eh. Kasi kailangan pa magtrabaho. Ha? Bakit naman? Alam mo, huwag mo akong tularan. Mas mabuti pang mangarap ka ng mataas. Nakalimutan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na with man. And it is possible, but with God, all things are possible. Chapter 19, verse 26. Oh, alam mo naman pala eh. Ano mo kasing ilagay dito? Dito. Ito ba siguro yung una at huling gabi na makikita kita na nagtitinda kahit gabi na? Umaasa ako na darating ka. Nakalimutan ko mang sabihin na dapat tayong magkita sa araw na to. Pero alam kong darating ka dahil dito tayo palagi nagiging masaya, diba? At yun ang gusto mo. Kaya't alam kong mapapadaan ka. Pasensya na. Ngunit kakailanganin kong umalis papuntang probinsya. Yun lang siguro yung paraan para mas mapaunlad ko pa yung sarili ko sa likod ng financial na aspeto at matutulungan kita. Hindi ko isisulat na babalikan kita dahil mahirap na sumugal nang walang kasiguraduhan. Pero mukhang wala na talaga akong babalikan. Nasaan na yung pera? Ito lang po talaga, tayo. Ba't po ba ngayon yung maniwala? Eh, loko pala tong batang to eh. Ito lang po talaga. Wala ka talagang kwenta. Tama na po, tayo. Ito lang po talaga. Show your cards! Paano ba yan? Lock! Malakas na baraka. Classes straight. Pusoy. Dinatayan niyo ata ako eh! Ganokan ba tayo dito? Pasok! Kunin mo sa bag ko! Isay! Asan ka na? Isay! Asan ka na? Oh, nandiyan ka lang pala eh. Akin na yan. Aray! Isay! Halika rito, maglaro tayo. Bye-bye.
ako, nakatayo sa kanto ng Condiman at Espanya. Nag-aabang ng sasakyan, nag-iisip ng dahilan kung bakit laging ganito. Walang pagkakataon na nag-iisa naghihintay sa tabi ng daan. May mga bumaparang jeep, gaya ng kamatayan at ang silang bayan. Subalit sa biyahe hindi ko alam ang patutunguhan. Nakakalungkot ang arangkada ng sandali. Di naman talaga ako nagmamadali, ngunit anong gagawin sa mga kasama hindi ko naman lubusang kakilala. Tangay kami at bitbit namin ang kanyang-kanyang karanasan at alaala na maaaring may kung ilang dekada ang pagitan. Iba't iba ang aming pinagmulan at sa uli nagkakaiba rin ang inuuwian. Tinataya ako at nagtataya rin sila sa lipunan na wala naman talagang kalaban-laban. Ilan sa kailang mga hinanakit din sa sistema? Kung mababasa ko lamang sana sa kanilang mga mata o sa galaw ng kamay sa kanilang pagpara, pag-unawa sa kaulugan ng pakikibaka, mas may nabuo sana ako pa siya. Sino sa kanila na nanindigan sa EDSA? Kanilang pag-asa ang nahuhubog sa mga putok na narinig lamang sa mga malalim at lihim na pag-iisa. Sadyang nakakapagod din ang mga ganitong mga araw na paghihintay at halos pare-parehong mukhang makakasabay ang mismong pagpapatuloy ng buhay. At inaalala ang pagkamatay ng ama sa Menjola. Iniisip ang inang patuloy nakikibaka habang ako ngayon nasa gilid ng kalsada. May mga kasama, subalit nag-iisa lamang talaga ang natatawa lamang sa mga paala ng barya lamang po sa umaga. Gayong barya lamang sa umaga, talaga ang malalaman ng aking bulsa. Maingay na tahimik ang paligid, umubang makina ng mga sasakyan, bumubusina. Namumubusina habang sinasaliwan ng kanta. Sa radyo ang maghapong pamamasada. Nagbababat, nagsasakay ng mga jeep. Nabibinbin sa traffic, walang nilunos ng pagkainip, walang ginigising sa mga pagnananaginip. Ale. Oh. Ale. Alam niyo ba kung saan dito yung ano, yung batang natitinda ng basahan? Sino ang bata? Si Isay po. Isay baka mo. Opo. Matagal na patay si Isay. Po. Hindi mo ba nabalitaan? Hindi ho. Ang daya mo. Wala ka na pala. Hindi ko na itatanong sa sarili ko na kung bakit hindi mo ako hinintay. Dahil naniniwala akong mas masaya ka na kung nasan ka man. Taliwas sa kung paano ko iisipin na hindi na tayo magkikita muli. Andito. Tapos na. Okay po ako ni Edgar. Kaya paalam. Paalam kaibigan. Paalam kapatid. Kuya! Isay! Ikaw ba yan? Teka! Mamalik ba na ba ako? Hulaan mo. Babaguhin ko pa lang ang sistema sa piling ng Condiman.